Tapos, tingnan ninyo mga kababayan, hindi pa ako presidente, binawasan ko na problema nyo. Opo, alam niyo ba binawasan ko na problema nyo, hindi pa ako presidente? O, eh, ang ibobote nyo, di ba naging dalawang senador? Di ba? Pagkita nyo siya na lang ang problema nyo. Pwede? Kaya? Posible? Ngayon, mga kababayan, pag ako naman itulungan ninyo, nagkakumpay ako sa awa ng Diyos at tulong ninyo. Basta, ang ibigay ko sa inyong gobyerno, yung gobyerno ng tao naman ang nauna, at gobyerno kung saan ang mahirap, middle class, mayaman, pantay-pantay, Mindanao, Visayas at Luzon sa mata ng gobyerno, sa mata ng leader, sa polisiya at programa ng gobyerno. Tao muna, mga kababayan, may awa ang Diyos, itatawid ko kayo sa pandemya ito. Ang aral sa kanino man.
darating lalong magaling pa. Or sa mga susunod pang panahon na mahangal ng mga leader ng ating barangay. And we today should continue to remind the power of the people. Remind the next generation that yung ating ibinigay ay ang ating kaya na rin naman din ako nagawa natin is a good reminder. Taong bayan na magbibigay ng pagkakataon sa atin. Boto, iwana, pero mahirap, inerlas, at mayaman ay isa lang at ay iwana po ang awan Diyos sa pagsisikap baka makamit din namin ang tagumpay ng para sa ating mga kapayan ng sitwasyon at ang sitwasyon ng at yung mga pangangailangan na sa atin lalo na kasi ang nabang aking inaalala hopefully magigang sa tayo naligtas sa Diyos wag na scarcity of resources, hirap ang pera, bago ako naging mayor, pero dahil sa inunakuan tao, hindi ako nalito na gastusin ang salapi ng gobyerno sa kapakinabangan ng tao. Yes, I will do that. Why not? Kabuwasan lang yung problema.
kumana na po yung sitwasyon sa Ukraine at sa kinibigay ng Russia there people that are dying. And the Defense Secretary Delfin Lorenzana said that for now, the Philippines will remain neutral. If you're elected executive at the provincial level, itong conflict na ito hypothetically under your term, what will the Philippines foreign policy do under your administration? Well, unang-unang policy is diligtas ko yung mga Pilipino. Mamamayan muna before anything else. Masigurado ko na yung mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas na yung kanilang mga kaanak sa Ukraine ay makuha ng ligtas o malusor sa lalong madaling panahon. Yun ang gagawin. To save as many Filipinos as possible. And that is my job as president. Yun ang unang-una, first of everything. Buhay muna ng mga Pilipino na OFW sa abroad. Malaga siya. I hope wala pang nasasawing mga kababayan natin. And that is the job of the president. One of the key responsibilities is to protect every Filipino in the country and in the world. And I think sana by this time, naniniwala naman ang mga ginagawa na sila. Ayoko silang pustahan. But you are asking me if I get elected. That's the first thing in the morning. Magulat ng mata ko. Kung ako'y president, yun ang unang gagawin ko. Pahal sa kapal. At madala mo rin sa ating bansa, sa ligtas ng lugar, kung pamakabili mo ng mga mahal. Kung sa tingin nila ligtas sila, hindi natin sila masasisi na patuloy na makipagsapa lang sa ibang bansa. Mas lumas ligtas sila. Sana mapalaga nila yung buhay. Pero at the same manner, kailangan unawain din natin yung mga OFW na kaya sila nandun at tumayo. Masakit man sa damdamin nila na malayo sa mga mahal nila sa buhay sa bansa. Kailangan nila magandang buhay. They feel that they are safe and always connect at pagpag-ugnayan sa ating mga embahada, konsulado, then they can see. But if they're going to get my opinion over the situation, mas papalaga ko yung buhay nila dahil baka naman mabigyan natin sila ng opportunity naman dito sa ating how you can yun ang importante foreign policy. Kailangan ito tayo sasabi, sasama sa mga kontrata, organisasyon, or trade, for that matter, na kailangan kapakinabangan ng Pilipino. Yun ang aking laging nasenso. Kaya I think, I'd rather go to that direction and be with the people. Always, as always. HR Department o yung taong bayan ng Malabo. Aplikante ka sa trabaho, sabihin mo kung ano yung karanasan mo, kaya mo gawin, at mga naiisip.
para naman makapagpagaa sa katatayuan ng ating kababayan na talagang pati pandesal ngayon, daily. Maliit na nga yung pandesal, patuloy-patuloy daily. Kasi remember, Ukraine, hindi lang Gaza magiging problema natin o crudo. Isa sa pinakamalaking producer ng wheat, magawa ng harina, ay ang Ukraine. So, expect na ang harina tataas din. Pagtaas ang harina, kawawa na naman yung mahihirap natin kababayan, yung pandesal nila, dati kasi laki ng kamao nila, ngayon baka kasi laki na lang ng mata nila. Hindi kasi talaga magmamahal. Hindi mo naman pwede taas yung presyo, hindi naman maabot ng mga Pilipino. Kaya, noong tumitsanga ako sa Luneta ng pandesal tapos, mas maraming pang hangin, inabag yung pandesal. Siyempre, umakasa tayo na dumami tayo ng dumami at patuloy na ang parami ng parami. Kaya ako talaga, hindi naman tayo titigil kami nito kuwili at mga kasama na humarap sa taong bayan, mag-isa lamuha sa taong bayan, makita sila, makamayan sila at masuyong sa taong bayan. Kailangan ko ng endorsement ng ordinaryong Juan de la Cruz at Maria sa kanilang bahay, komunidad, Luzon. Ganon din, mga institusyon. At kung may endorsement, kung sa ito man yung kandidato ng Inkoso, makadadagdag yun. Yung kalaban natin yun, good for them. Sama nila ulit ang pamilya nila, sama-sama sila mag-sikap ulit, tapos may 2 years silang masasandala. Yun, tingin ko, may tatawid na natin ang taong. Yes, we are. Pwede nila kami kapitan at maasap nila kami bako. Thank you. Thank you. Johnny Husay is a first of all board member of the Dito Society Group 2.
sa lahat ng ating mga kasamahalin ko sa Sun Group 2. Pakiingatan ko at doon na ingat na pakagawin din natin sa ating pong mga kapaligiran. Doble ingat, mga kapatid. Happy, happy birthday to Mr. Johnny Mahusay, one of the board members of Sun Group 2. Nandun si Yorman sa labas. Tayo naman, pare. Tara, pare. Oye, mga boss, oh. Hi. Ito kami? Ay, mga andi-andi. Mga ni ano nga sila, yung mga nasimon. Ay, malakas ko eh. Ay, ito sila kay boss. Sa mga midjat yung mga. Pagkita naman tayo magkano? Ha? Pagkita naman tayo magdikit-dikit sila boss eh. Oo, sige. Pasakay! Sige na!
Abang-abang tayo kay Yorme. Sunod-sunod tayo. Sunod-sunuran tayo. Ang init pa naman. Sarap nga eh. Malabig-labig mo. Ito, Semi. Thank you.
lang. Sabi mo lang, hindi lang. Maya na, matapos. Nagkapagod na. Yeah, thank you. Hello. Mabita po si Mel. Tayo mang paggamit. Okay lang, patayan ko. Pagpapako na bang mauli, natuto na. Pinipino, mahalaga ang buhay. Pagpapagod na, patay-patay sa pagpapagod. Ato lang, hindi na nga lang. Di mapagmatahas, ganyang iyaan na pagkas na ating buhay. Kasama ka sa pag-ulat, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos, yung isa na namin sa Misa din, mga Misa National. Walang kainan na naman to, tubig lang. Posible kayang baguhin ako sa buhay natin. Mahirap ang mangarap, pero huwag ka kukura. Posible pang totohan. Dito lang tayo para makuha na natin yung brown. Hindi kwento, hindi bola. Thank you.
nantay tayo kay Yorme. Wala pa si Yorme. Hindi pa nakasakay sa kanyang float na sasakyan. Kaya antay natin. Hindi, sa Channel Red. Ah, YouTube. Hindi,
Thank you.
end muna siguro tayo ng live. Wala pa tayong kasiguruhan kung magla-lunch ba or arangkada ba to. Napapasunog kayo sa araw dyan. Pwede na pala. Baka na parang makaramdam ako ng init. Oo nga. Siguro nabisi pa eh. Busy pa siguro. Busy kasi kami dito, ma'am. Ano? Ma'am Morris kasi Cariello. Diba hindi pa na puna ni Red? Hindi na namin alam kung magla-lunch ba or magsarabat to. Kaya nga naguguluhan kami dito. Kasi wala pa naman sumasakay sa float, nandito pa sa poster car. Yes, yes, lumabas-abas ka magano. Mamaya kumagandita na yung kakaraba natin.